Kapag inyo pong nakikita ang monumento na ito ni Manuel Luis Quezon, malamang ang unang-unang papasok sa inyong isipan ay iyong kanyang wisdom, ang kanyang sentido common, kumbaga, o sabihin na nating sangkusing kaisipan. Anya, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than the Philippines run like heaven by the Americans. May karugtong po yun. Anya, sapagkat, tinagalog niya na, sapagkat kapag maging masama o naging masama ang gobyerno na pinamumunuan, pinatatakbo ng mga Pilipino, maari natin itong palitan. Tingin niyo ba panahon na para palitan? At kung papalitan, ano ipapalit natin? O ano ba ang dapat palitan? Kitkilatis na gari po ang inyong Mr. Juror. Alright mga kalahin, kayo manggika pa soberano mamayang Pilipino. Nandito po tayo ngayon sa isang Freedom Park sa Quezon City. Walang iba kundi ang Quezon City Memorial Circle. Ito po ang bantayog ni Manuel Luis Quezon. At ang ating jury deliberation ngayon, I mean ang paksa ng ating jury deliberation ngayon ay unang-una, E pluribus unum. Ibig sabihin, sa English, for many, one. Gayun din, united we stand, divided we fall. Sa Tagalog, pagkakaisa. Pwede ring bayanihan. No ha? Sa Ilonggo, Ugyon. Sa Bicol, Bunyog. Sa Ilocano, Jay Tibanger. Ay, hindi pala. Eh, yung Ilocano, tatanungin natin mamaya. Anyway, kasama po natin ngayon dito ay si Leon Espanyola. Leon Espanyola, at siya po'y magpapakilala. Come on, Leon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Leon Espanyola, ang chapter leader ng Bunyog Pagkakaisa. Ako po ang tumatayong panguna dito sa area na to. Tagapagtipon ng mga magnanais na lumaban sa ating sistema ng bulok ng sistema dito sa ating bayan ngayon. Kaya ito ako at kung sino man sa inyo na gustong makiisa sa amin ay ni-welcome po namin. Magandang umaga. At meron pa tayo isa kasama. Ito, bagong-bago talaga ito pagdating sa Juro Revolution. Wow. Come on, man! Bring it on! Yes. A blessed Sunday sa inyong lahat. Ako si Ruben Valdez Pasion ng Team Jesus, at ako rin ang Pangulo ng Trial by Jury Australia Chapter. At ako rin ang Public Relation Officer ng Bunyog. Nandito tayo ngayong umaga. Nagpapasalamat ako sa Diyos at ang ganda ng panahon. Tingnan niyo, Lord. Thank you. Kanina umuulan. Maraming salamat sa inyo, Lord. Kayo ito. At sa nagpapasalamat ako sa maiksi kong paunlak kay Pangulong Rudy, Pangulong Leon Espanyola. At inano niya ang paunlak namin, nagbigyan niya. Magsimula Ilocano na tayo. Pagkakaisa, Ilocano, anong tawag, anong sa Ilocano pagkakaisa? Bungko na na. Ha? Jay Tibanger. Bungko na na. Hindi natin. Yung pagkakaisa sa Ilocano, ano? All for one, one for all. Okay. Wala namang...
mukha nung magaling talaga yung minis. Alright, so mga kalahin kayo, umpisa na natin, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Yes. Ang ating pong kikilatisin ngayon sa ating jury deliberation, ulitin ko ulit, E. Pluribus Unum. Meaning, for many, one. Or, united we stand, divided we fall. In Tagalog, pagkakaisa. Yes. So, dito po sa atin, sa bansa, sa ating bayan Maguindanao, no ha? Ang daming grupo. Daming grupo. Lahat naman sila ay ang layunin para sa kabutihan. Eh, so kilatisin natin. Kasi hindi po pwedeng puro, di ba? Sabi nga sa English eh, the road to hell is paved with good intentions. So hindi po pwedeng intention lang natin maganda. Kailangan meron tayong pamamaraan na pwedeng takalin, pwedeng timbangin, pwedeng sukatin, at kwentas klaras na talagang patungo sa ikabubuti. Hindi pwedeng motherhood statement lang. So umpisa natin, Leon. Ang bunsod ninyo ay bunyog ninyo ay pagkakaisa. So ang tanong, ano ang pagkakaisa ninyo at paano ninyo isulong, anong pamamaraan? Dito ka, come on, dito ka kapatid. And dito ka ngayon na parang tatanungin mo siya. Bunyog, term yan ng Bicol na ibig sabihin pagkakaisa. Ang pinagkakaisahan natin dito sa grupo na ito ay ang yung maling sistema, labanan, at itaguyod ang tamang sistema na magpapaunlad sa bayan. Yan ang pagkakaisahan natin, dahil kung mananatili tayo sa ganitong sistema at iyakapin natin at itong maling sistema nito, anong mangyayari sa bayan natin? Lalo tayong lulubog, lalo tayong maghihirap, lalong magiging kawawa ang ating mga mamamayan, mga kababayan. So, paano ba 'to? Siguro ganito 'yon. Ano natin? Batikusin natin, no? Hangga't maaari, alisin natin ang mga bulok sa ating ating gobyerno. Yung mga namamalakan na maling na mga mali, siguro 'yun dapat ang natin unahin. At kung mawala 'tong mga 'to, mapalitan ng maayos. Although na hindi natin mawala ang kagaya niyan, mga corruption or in personal interest sa bawat politiko, at least ma-minimize, no? Hindi naman talaga, walang bansa na walang korupsyon. Pero at least, may tatanong lang ako sa'yo para tumbukan ng usapan natin. Okay. Una, ha? Okay, Leon. Iba na naman yung background natin. Okay, Leon. Nabanggit mo kanina, alisin ang maling sistema at palitan ng tamang sistema. Anong sistema ba tinutukoy mo? Iyon na. Ang sistema, yun ang tinutukoy ko, yung ano eh, yung korupsyon sa gobyerno, hindi nawawala, no? Political dynasty, no? Na ugat ng korupsyon, di ba? At namamanipula nila ang bansa, yeah? Doon nagsisimula ang paghihirap ng tao. Alright, Leon. Ibahin na naman natin ang view, ano ha? Nabanggit mo yung korupsyon, ano ha? Paano mo tutuldukan ang korupsyon, o paano tutuldukan ang korupsyon ng inyong bunyog? Magiging mapagmatsyag tayo. Dapat maging kritiko tayo. Maging mapanuri tayo sa ating mga nakikita. Konting bagay na may nasisilip tayong mali, batikusin. No? Batikusin natin para maramdaman ng nasa pwesto na mali ang kanilang ginagawa. Teka lang muna, Leon, ano ha? Mr. Leon Espanyola E.
Amerika na. Tama ba? Anyway, matagal na natin binabatikos eh. Ano isipin mo ha? Sa lahat na nagdaang presidente, katakot-takot na batikos. Ha? Lahat ha? Lahat ha? Hindi lang isa, dalawa. Lahat ng presidente binatikos dahil sa korupsyon. Unang-una na dyan, eh, si Manuel Luis Quezon, hindi umabot ito eh. So, ang pumalit sa kanya, sino? Manuel Rojas. Oh, ano yung korupsyon sa Manuel Rojas administration? Yung surplus na mga war equipments, yung mga jeep, di ba? At yung mga kagamitan na ginamit sa giyera na binigay sa Pilipinas, sa napunta. So, hindi tayo nagkulang sa pagbabatikos. Natigil ba ang korupsyon? Sa madaling sabi, Leon, hindi sapat o hindi epektibo na puro lang tayo batikos. Kailangan may gawin tayong pagkilos na, kung tawagin sa English, affirmative action. Ano yon ang gagawin ng inyong grupo? Ganito yan. So, ang sinasabi nga na ang bakit hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang ganitong masamang sistema sa lipunan natin? Eh, nasa tao eh. Hindi tayo natututo. Diba? Yun, hindi tayo natututo. So, ang bunyog pagkakaisa, nagbibigay kami kaalaman ha? Sa lahat ng mga tao, open ito dahil ito, araw-araw, alos araw-araw, ay mayroon na talakayan si Attorney Enzo Recto sa FB page niya. Ha? Sa FB niya, personal yung FB, at mayroon din siyang programa sa radyo kada Sabado. Magandang manood po kayo diyan, at inaaral niya lahat ng tao dito ng bawat ang bawat Pilipino para mamulat, ha? Mamulat sa tamang sistema at magising na may maling nangyayari sa ating lipunan. Okay, now ganito ha. Bigyan natin ng pagkakataon si brother, si partner dito, yes, pala sa amin sa Trial by Jury Movement or Partido Soberano Pilipino na ngayon. Nag-level up na kami, no ha? Ang tawagan namin sa isa't isa, partner. Kasi pag brother o kapatid, may hierarchy pa yun eh. Diba? Mayroong big brother, may small brother, may very small brother, at mayroong kalagitnaan brother. So, may kwan pa, may kumbaga ay meron pang power structure conforme kung anong klaseng brother ka. Pero pag sinabi mong partner in crime, 'di ba? Pantay-pantay kayo kasi 'di ba? The act of one is the act of all. 'Di ba? So brother Ruben, paano mo naman susulbayin ang korupsyon? Okay. Paliwanag mo. Biblically, brethren, ito na, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Ang system, tulad na sinabi ni kapatid na ano, o partner o kabunyog na si Leon, bulok na sistema. Sasabihin ko talaga, bulok ang sistema sa Pilipinas. Yan ang dapat. Bakit mo papalitan? Lahat ng mga bulok, papalitan mo. Anong ipapalit mo dyan? Ito ha, bago ko sabihin yan, hindi na, ngayon ang Pangulo Duterte, puro bulok yung mga ginagawa niya. Papalitan mo ngayon ng sino, baka mas bulok pa. Hindi mangyayari ang ano kung hindi natin papalitan ang bulok na sistema na magiging trial by jury katulad ng Amerika, Australia. Nasa Australia ako. Ako ang ano doon, trial by jury president. No? Kaya pala sila maunlad dahil sa kanilang sistema na no one's above the law. Yun ang totoong no one's above the law. So, yun lang naman, ano, kahit sino pang iluglog mo dyan, napag-usapan na rin namin kahapon sa meeting namin sa Bunyog, kahit sino pang ilagay mo dyan, hindi ka pa rin sigurado. Kaya, kailangan muna mapalitan ang sistema dito ng trial by jury. Yun lang naman kapatid, yun lang ang sasabihin ko, oh brother. That's great, ano ha? So, plansahin ko lang mabuti ha. Paplansahin natin ng medyo maganda-ganda. Papatagi natin ng konti, no ha? Kung ano ibig sabihin nun. Dito sa bansa, ang sabi nila, hindi lang sabi nila, nakaukit sa saligang batas natin that Philippines
is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yes. The key word there is sovereignty. Diba? Sovereign. Ano ba sovereignty? Hari! Diba? Control. Kumukontrol. Liwanagin pa rin natin para lang mas maliwanag lalo. Dalawa lang ang sistema ng gobyerno. Dalawang hanay lang sa buong mundo. Ha? Ever since the beginning of time. Isa, diktadorya. Yung isa, demokrasya. Hindi totoo yung mga sinasabi nila na hati ang mundo sa kapitalista at komunista. Basura yan. Diktadorya at ano pa? Demokrasya. Diba? Ngayon, dito sa atin, demokrasya. Teka muna. Ano ba ang esensya ng demokrasya? Democracy is a government of the people, by the people, for the people. Ibig sabihin, yung mga mamamayan ang hari. Sa diktadorya, yung diktador na ang hari. So pag-aari niya lahat, pati mga tao, lupain, likas na yaman, kanyang lahat, kung diktador siya. Ang diktador, posibleng hari, posibleng emperador, no ha? Posibleng presidente. Di ba? Ngayon, paano mo ma-distinguish? Yeah? Paano magkaalaman kung ang bansa ay demokrasya? Simple lamang po. Kapag ang sistema ng hustisya ay trial by jury, demokrasya yun. Amen. So kung mapapansin ninyo, ang Australia is a Commonwealth of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Commonwealth sila, ganoon din ang Canada. Ang reyna nila, si Queen Elizabeth. Ang United Kingdom is a monarchy. Diba? Sovereignty resides in the Queen. Kaya pag dinimanda ka doon, nakalagay, the Crown versus John Doe. Dito sa atin, ano nakalagay pag dinimanda ka? Nagkasala ka sa batas? People of the Philippines versus Juan Dagan Cruz, di ba? Malinaw yan. Pero, pag wala kang trial by jury na esensya ng demokrasya dahil doon humuhugot ng puder ang sovereign Filipino people. Di ba? Iyon ang wala sa atin. Iyon ang pinaglo. Nakita niyo si Manuel Quezon, di ba? Bakit ba nasabi ni Manuel Quezon na Americans can run our country like heaven? Bakit? Hindi dahil magagaling ang mga Amerikano o matatalino sila, di ba? Hindi dahil sa ang kanilang kultura ay ginintuan kaysa sa atin, hindi. Kung hindi dahil ang pundasyon ng kanilang konstitusyon ay trial by jury. Ganun lang kasimple. Mahirap pang intindihin yun. Kailangan nyo pa ang paibayang paliwanag. Sa susunod naman, gutom na kami. Sige na. Alright, magpaalam na kayo dyan. Sa susunod na yan, kasi alas 12, pasado na, brother, pasado. Okay, maraming salamat. Ito po ulit si Leon Espanyola ng Bunyog, Quezon City. Hanggang sa muli pagkikita. O, teka muna. Yan ba Bunyog po sasama na sa trial by jury? Oo naman! Pwede naman. Pagkausapan natin yan. Kasi hindi ko naman pwedeng magsasalita ng kalahat kung lahat, wala pa tayo. Mag-meeting tayo. Ganito lang, partner Leon. Ano? Tumatanggap din naman kami ng mga kalyado, alliance, no, sa iba't ibang grupo. Katunayan, ang ating isinusulong dito ay hashtag Justice for All Coalition. Yeah, justice for all. Kasi without trial by jury, walang justice for all. There is no such thing as justice for all kapag nagpatuloy itong ating trial by palakasan. Okay, so kasama natin dyan, Liga ng mga Broadcaster sa Pilipinas, yes, Five Pillars of Justice Association of the Philippines, yes. Philippine Trial Lawyers Association, nandyan din ang pati ngayong partido na manggagawa at magsasaka. Nariyan din ang People's Party, Maharlika People's Party. Ano ha? So, pwede tayong magkasundo, no ha? Na ang numero unong plataforma. Bahala na kayo kung ano pa yung iba yung plataforma.
Pero yung ating unang-una isulong, idagdag, amendahan ang Bill of Rights sa saligang batas. Yan. Para may idagdag ang ating karapatan sa trial by jury. Ang hinihingi na lang natin dito, justisyang patas para sa lahat. Yan ang kulang. Is that too much for us to ask? Hindi. Hindi, di ba? Karapatan natin talaga. Oo. Sakto lang, di ba? Sapat lang. Okay. So, mag-aasahan ko na Kami kasi, sa Bunyog, open kami. Kami ang grupong progresibo na gusto ng lahat. Tunay na pagbabago. Oo. Ang ibig ko sabihin, open kami sa lahat ng grupo na maaring sumama sa amin, gaya ng makaliwa man ba yan o makakanan man ba yan o dilawan man ba yan. Kami open kami doon kasi ang kailangan lang namin dito yung isang hangarin na mapaalis yung bulok at mapalitan natin ng mas maganda o mas mabuti. Yun ang pagkakaisahan natin doon. Okay, so liwanagin ko lang uli ang ating ditong problema. Ang talagang salot dito sa ating bansa. Tama, yung mga kurakot, yan talagang salot na powered by trial by palakasan. Yung trial by judge na minanapan natin sa mga Kastila, na ginamit ng mga Kastila para apihin, dambungan ng ating mga ninuno. SST hanggang ngayon eh. Panahon na ni Bill Gates ngayon, trial by palakasan pa rin yung uso sa atin. Napaka-bobo naman natin mga Pilipino. Of course, huwag natin asahan yung mga tarapo na nakaupong politiko na babaguhin nila sistema, sapagkat pag may trial by jury rito, halos lahat sila, kung hindi man lahat sila, dadamputin sa kulungan. Kaya ayaw na ng trial by jury. Yan ang dahilan yun kung bakit tayo magtatatag ng Partido Soberano Pilipino. Ang inaasahan natin susuporta yung 99.9% sa ating mga Pilipino ng mga Itzapuera. Diba? At kaya tayo nagagawa Itzapuera dahil sa trial by palakasan. Sino ang hindi susuporta? Ha? Baliw na lang ang Pilipino na hindi susuporta sa isang advokasya na pakikinabangan ng lahat. Hindi ba, boy? Tama? Eh, okay, tama kong form. Pangalan mo, magpakilala ka. Isatoria po. Isatoria, yan, kasama na rin natin yan. Supuntahan mo, trial by jury, ha? Okay. Tayo ang hukom, di sila. Okay, diyan ka na. Right? Okay. Opening and closing prayer. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Everybody say, Amen! 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 Thank you.